ka. At tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Liv na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya tatlong buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan.
Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Nang binata na si Moises, dinala niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Korasin, kawawa ka Betsaida.
Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ng mga may birthday, happy birthday po sa araw na ito. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang anniversary, happy anniversary. Mabuting balita ng Panginoon. Ano ang mabuting balita ngayon sa Ebanghelyong ating narinig? Iniyong narinig na may binanggit na dalawa magkaibang grupo ng bayan, Korasin at Betsaida, ang Tiro at Sidon. Ang Korasin at Betsaida ay bayan na kung saan ay kasama sa pinaghaharian ng Diyos. At ang Tiro at Sidon ay ang tinatawag na bayan ng mga Hentil na hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Ito ang pagkakaiba ng dalawa. Bakit ito ang sinasabi ni Jesus, ang ating poong Nazareno, na bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan ay kaniyang sinumbatan? Ang bayang Korasin at Betsaida ay sinumbatan ni Jesus na mas magiging malala ang parusa sa kanila kesa sa parusa na natinanggap ng mga taga Sodoma. Bakit ganon ang line of words? Bakit ganon ang sinabi ng puon na magiging mas malala ang parusa sa kanila kesa sa mga tao dito sa kabilang parte? Dahil ang Korasin at Betsaida ay lugar kung saan palaging pinupuntahan ni Jesus. Gumagawa siya doon ng kababalaghan, gumagawa siya doon ng milagro, ipinapakita niya doon ang misyon at mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Pero kung sino pa yung bayang pinaghaharian ng Diyos, siya pa yung hindi nakikinig, sila para yung hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya gayon na lamang ang kaniyang pagsasabing, kawawa ka Korasin, kawawa ka Betsaida. Mas mabuti pa yung Tiro at Sidon na hindi naririnig ang mabuting balita pero naniniwala sa isinugo ng Ama. Kaya kung mas nakikita natin sa Ebanghelyo na mayroong babaeng punong-puno ng pananampalatayang lumapit kay Jesus upang ang kaniyang anak ay buhayin, hindi siya kasama sa bayang ito. Siya ay isang Hentil na hindi naniniwala sa Diyos, pero lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong at binuhay niya ang anak ng babaeng balo. Ano ang kaibahan? Bakit ipinapakita ng puon na kung sino pa yung dapat nagsasabuhay ng mabuting balita, sila pa yung matitigas ang ulo? Kaya huwag nating asahan
na sa kabila ng ating pananampalataya sa Diyos, kung ang sinusunod natin ay ang ating sarili lamang, kahit anong gawin nating pagdarasal, hindi tayo makakarating sa kalangitan. Baka marami sa atin dito si Corazin. Baka marami sa atin dito si Bethsaida na sa kabila ng biyayang ibinibigay ng Diyos, sa kabila ng pagpapakita ng Diyos ng awa at pag-ibig sa lahat, matigas pa rin ang kaniyang ulo. Babalik at babalik pa rin kung ano yung sitwasyong humihiwalay sa kaniya sa Diyos. Babalik pa rin dun sa buhay ng pagkakasala. Babalik pa rin doon sa dating gawi. Magsisimba, magdarasal, itataas ang kamay. Pero mamaya, pagkatapos magsimba, balik na naman sa kaniyang ginagawa. Balik na naman sa pagiging scammer. Balik na naman sa pagiging manloloko. Balik naman sa pagiging sinungaling. Balik naman sa pagiging magnanakaw. Balik naman sa pagiging manggagancho. Balik naman kung ano yung kaniyang kinagawian. Parang nagiging mabait lang kapag nagsisimba. Pag hindi na nagsisimba, demonyo na uli. Kawawa ka dahil isa kang Corazin, isa kang Bethsaida, na kahit na ipinapakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig at awa, patuloy ka pa rin bumabalik sa dati mong gawi at hindi ka nagkakaroon ng pag-asang magbago. Magiging mas matindi ang kaparasahan mo sa susunod na pagkakataon. Kaya nga napakaganda ng Ebanghelyo sa araw na ito na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ibahin ang daan at gawing daan ng kabutihan. Baka hanggang ngayon, kahit nagsisimba ka, babaero ka pa rin. Baka kahit hanggang ngayon, nagdarasal ka, nagnonovena, lalakero ka pa rin. Baka hanggang ngayon, tumatanggap ka ng banal na komunyon, pag-uwi mo sa bahay, palamura ka pa rin. Baka hanggang ngayon, itinataas mo ang kamay mo sa poong Nazareno, pag-uwi sa bahay, scammer ka pa rin, manloloko ka pa rin, sinungaling ka pa rin. Kawawa tayo na kahit na anong luhod at dasal ang ating gawin, kung ang buhay ay hindi nakalapat kung ano ang sinasabi ng Diyos, hindi pa rin tayo magiging ligtas sa ating buhay sa hinaharap. Totoo ang araw ng paghuhukom. Totoo ang Hades o impyerno. Kung hindi ka pa natatakot sa impyerno sa ngayon, tingnan mong mabuti kung saan pupunta ang ating buhay. Baka nasa edad 50 ka na, ni isang beses, hindi ka pa nakapangungumpisal. Baka umabot ka na ng 30, 40, 50, 60, ni hindi mo pa naisuko isang beses sa Diyos ang kalalagayan ng iyong kaluluwa. Sinusumbatan tayo ni Jesus ngayong umaga. Sinusumbat sa atin
ang kababalaghang ginawa niya sa atin upang gisingin kung tunay ang ating pagsisisi sa kasalanan. Sa araw na ito, papalitan natin ang ating pangalan. Sa araw na ito, ako ay si Corazin, ako ay si Bethsaida, nangangailangang bumalik sa tawag ng pag-ibig at awa ng Diyos. Matakot ka sa impyerno. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, matiisin ang Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kaniya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kalagayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag ng pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Pagsitay na po ang lahat. Ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na pinanggagalingan ang lahat ng himala. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pinapalahanan ng lahat, huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.